Mio an extraordinary you. MIUI 125. Be cool and trendy on the go. Ride in style and bring out the culture of efficiency. Let's go. So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? Nandito tayo ngayon sa may Maverick San Rafael Branch. Dito lang ito sa may cross na daan. Ngayon araw na to, gusto ko kayong i-update. Medyo konti lang yung available na unit ng Mavericks. Pero gusto ko kayong i-update para dito sa may Yamaha MIUI 125. So para sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, nasa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos yan. So ayun nga, no, shoutout ka la boss. Para dun sa mga updates, ayan, meron sila available dito. Meron silang Honda Dio, tapos TMX Alpha doon. Ngayon ko lang ulit nakita na ito yung color combination, no. Ito yung pink, white, no. Ito talaga para dun sa mga babae na gustong-gusto magka-motor. I-recommend ko to sa inyo. Ito, babaeng babae yung datingan. Kasi nga, pink na pink yung kanyang kulay, oh. Ganda ng combination ng kulay. Napaka ganda sa mata. Pag nakaganito ka, parang ang sexy nung nakaupo dito. Kulang na lang yung sexy nakaupo dito. Tapos, ayan, all goods na. Ang ganda na, di ba? Mas masana pa rin ako. So, ayun nga. Yung last time nakita natin is yung kulay black. Talagang manghamangha ako dun sa kulay black na yun. Kasi nga, first time ko ulit makita si MIUI 125 na nag-iba na naman yung kulay nila. So, sa Yamaha kasi talaga is halos taon-taon nagbabago yung kulay nila. Pero may nag-comment na parang 2016 yata daw yung mga ganitong kulay. So, yung taon na yun, hindi pa ako nagbablog nun, no? Nag-umpisa akong mag-vlog is 2019 or 2018, early 2019, mga ganon. Okay, so hindi ko alam yung mga combination dati at wala akong masyadong naiba-vlog, lalo na sa MIUI 125 kasi hindi ko naman alam kung ano yung mga bagong dumarating or bagong lumalabas na motorcycle noon. So yung walk around dito, mabilisan lang naman to, no? Sa handlebar niya, mapapansin pa rin natin dito yung kanyang pagka-aggressive, yung sharp design, yung mga lining, yung mga pa-edge. Itong motor na to is puro mga sharp design yung makikita natin, di ba? Ganda ng finish. Yung motor nga pala na to ay standard version. Hindi pa natin nakikita or hindi ko alam kung nilabas na ba ni Yamaha yung S version nito. So ngayon, puro ito yung mga nakikita ko. Ang nakita ko pa lang is yung kulay black at ito. Same pa rin naman, meron pa rin naman tong brake lock dito sa kanyang lever. And dito sa kabila, yan, yung kanyang lever din. So, smooth na smooth lang din. Sa pagbaba natin dito, meron pa rin siyang emblem ng Yamaha at MIO. Siyang carbon fiber finish. And then, last time nabanggit ko, parang pwede nyong paglagyan dito ng mini driving light. Diba? So, ito lang naman kasi yung available dito na bracket. At nga pala, huwag kayong maglalagay ng ano, ang mini driving light dito sa may shock niya, no, bawal na bawal yon. Below handlebar yung pagkakatanda ko na pwede siyang maglagay ng mini driving light. So comment nyo na lang sa baba kung mali ako. Present siya for today's video. So yun nga. Kanyang headlight at yung kanyang signal light is halo dyan, bulb pa rin. Pero sana yung mga upgrade dito ni Yamaha, gawin na nilang LED dito. Diba? Ito yung mga inaasahan nating upgrade sa kanya, hindi lang yung puro kulay yung binabago nila. Sana magdagdag kahit papaano, diba? Front fender niya, yan, napaka bulking tingnan din. Tsaka stylish. Ganda yun, oh. Babaeng babae yung datingan, eh. So yung mga lining din neto, kita mo rin siya kahit glossy finish. So last time kasi kulay black yung nakita natin. Kaya kitang-kita mo halos lahat ng mga lining niya. So, naka-telescopic fork, naka-mugs, at meron din tong decals, yung kanyang mugs. Ang size nito ay 70-90x14. So, ito ay tube type pa rin naman to. Alam ko tube type to, eh. Kanyang tires dito is IRC.
O para doon sa mga gustong pa-tubeless, pwede kahit itong stock tires niya, no? Lagyan nyo na lang ng sealant para at least all goods para sa biyahe natin. Naka disc brake, naka single piston caliper yan, wala siyang brand. O dito sa likod is may open siyang konti, di ba? Yan, tapos meron siyang combination dito sa side na to na carbon fiber finish yan. Carbon Lodi. So open naman yan. Papansin natin dito, open yan para sa kanyang aerodynamics. Tsaka meron siyang maliliit na details dito na talagang ma-appreciate mo yung gawa nito. And then, kita mo rin yung kanyang pagka-sharp design dito sa side na to. Tsaka yung aggressiveness nung motor na to. Tingnan nyo yung decals niya, napaka-minimalist lang. Diba, iba-ibang klase ng pagka-pink. Ayun o, ka-fade siya. Then merong touch ng blue, then Yamaha. O, mas parang elegante kasi talagang tingnan. So yun nga, yung footboard niya malawak din or malapad din. At yung design nito hindi siya masyadong madulas. So dito sa ilalim ng kanyang upuan, meron siyang parang carbon fiber finish. Wala siyang utility hook dito sa ilalim. Meron lang siya dito sa front na utility hook. So yung design dito sa ilalim ng upuan, ayan, may mga aggressive yung kanyang looks dito. Ganda ng approach niya rito. Lining and then matte finish. Okay? So dito sa front, yung kanyang utility hook, yung kanyang susi. Yan, last time di natin nakita yung susi, pero ito pala yung tsura ng susi niya. Laki din eh. Laki din niya, no? Tapos stylish yung datingan. Meron siyang Yamaha na logo dito and then ganyan siya kahaba, oh. So ingat tayo rito kasi baka mamaya makopya nung mga siraulo, 'di ba? Makopya yung ano natin, susi natin dito. Kasi parang ang dali lang din yung kopyahin. So yun nga, meron din siyang shutter lock dito para at least yung sa safety ng ating motor. And dito na rin ino-open yung upuan. So push lang natin yung ganyan. 'Di ba? Yan. Tapos push lang natin, okay? Then dito sa side nga, meron siyang maliit na side pocket and then dito malalim yung side pocket niya. And then sana yung mga upgrade na gusto natin dito is magkaroon siya ng USB port man lang dito, 'di ba? Yamaha. Yamaha baka naman, 'di ba? Para tayo yung mga upgrade para yung mga kumukuha or mga pang-delivery service na ginagamit to is meron man lang sila ritong USB port. Yun lang, 'di ba? Suggestion lang naman natin. So yun, kita mo yung ano rito, aggressive tsaka yung sharp, may pagka ano eh, A-Rox yung datingan eh, no? Yun, no? So yung kanyang footpegs, ganda rin ng alloy na ginamit dito. Yung kanyang blower, malaki tsaka pwede nyo paglagyan pa to ng cover. And then yung kanyang exhaust is stylish talaga. Meron siyang cover dito sa bandang ilalim. Meron din siyang cover dito na flexible din yan, boy. Yan o, may pagka carbon fiber finish. And then, mataba yung kanyang tambucho rito. So, yung kanyang likod is naka drum brake, naka IRC din yung kanyang tires. Ito ay made in Indonesia yung kanyang tires dito. So, ang size sa likod is 80 by 90 by 14. So, alam ko talaga is naka tube type pa rin itong tires niya. Pero madali lang naman itong palitan. Yan, papalitan nyo lang ng pito. Okay na, all goods na yan. So, lagyan nyo na lang ng tire sealant. Ito yung kanyang decals, di ba? Pagka-pink niya rito. Ganda nung ano eh, no? Gandang-ganda ako sa mga combination ngayon ng mga kulay. So yan, may I-125 na Mio. So, ito highlight niya is kulay blue. Kaya pala may touch na blue rito. May konting blue siya kasi yung highlight niya kulay blue doon sa gilid. So yung kanyang carbon fiber finish dito sa may bandang puwet, no, sa may tail niya. At yung kanyang grab bar kulay pink din. Okay, glossy. Ganda ng pagka-glossy niya. So sa tail light is halogen bulb at yung kanyang signal light halogen bulb din. At sana yung mga upgrade talaga rito ni Yamaha is gawin na nila na LED, di ba? Magdadagdag man ng konti, eh, okay na yun. Para at least hindi mawala yung warranty. Kapag pinalitan natin yung mga parts dito, di ba? So, sayang din kasi yung warranty, di ba? So, yun nga. Dito naman, meron siyang reflector. Yung kanyang rear fender dito. Flexible din yan.
Yan o. Tapos lagay ng plate. Yung kanyang shock dito is naka mono shock and hindi siya adjustable. Dito naman is may kickstart pa rin naman to. And hindi pa rin naman inaalis ni Yamaha itong kickstart niya, filter niya. Stylish yung datingan niya talaga rito eh. Meron din tong kill switch. Iyan o. Ano naman sa upuan niya, yung design niya rito medyo mabukaka. And then yung foam, hindi siya ganun ka tigas, di rin siya ganun kalambot. Dito naman sa kanyang upuan, meron din siyang lagay ng mga basic tools. Meron siyang helmet hook. Dito nilalagay yung battery para doon sa mga maaarte na naglalagay or ayaw doon sa may footboard yung battery. At least dito na siya, okay? So malawak din yung kanyang compartment, yung kanyang tank. Ay meron na rin siyang support dito na goma. At di nyo na kailangan susian para ma-open nyo yung cup neto. So, yan. Handlebar is meron din siyang approach dito na parang carbon fiber finish. Okay? Tapos yung kanyang panel gauge ay naka analog type. Dito makikita natin speedometer, odometer, fuel. Tapos meron siyang maliit na Yamaha dito na logo. Echo. Pag naka high beam. Pag naka signal light. So isang blink din yan. And engine check. So ito ay naka automatic on na yung kanyang ilaw. At dito sa side na to, electric starter. Yung grip maganda, tsaka mababaw yung kanyang throttle. Dito naman, high and low, signal light, and busina. So sakyan naman natin para at least, 'di ba, makita pa rin. Nakadalawang balik na 'yun, ha. So ganyan yung itsura niya kapag naka side stand. Ganda ng side stand niya kasi hindi siya mukhang alanganin kapag sa side stand mo. So itsura natin dito, ganyan 'no. Abot na abot natin 'to. 'Di ba? Ganda rin ng kanyang bounce, ng kanyang shock dito sa likod. Ay, ano pa 'yan? Opo, bago. So ayan, ganyan yung tsura niya. Ganda rin. Tapos yung shock niya rito, diba? Hindi, nire-review ko lang. Binablog ko lang. Shoutout ka sir, naka-vlog ako. Ano ang pangalan mo? Ha? Ang pangalan mo? Bigyan kita sir ng ano? Ng sticker. Sarap. Thank you. Ano pangalan mo, sir? Rainiel. Rainiel, shout out sa Yamaha. Shout out, sir. Shout out sa GMA team ng Yamaha. Ayan, shout out, sir. Thank you, ba. Thank you. So, ayan, para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandyan sa description or nasa dulo ng video, yung kanilang contact number dito sa may branch na to. Ayos na ayos yan. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo. Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi niyang tatandaan, wala sa brand ng motor. Itatagal yan, kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.